Ano pong ibig sabihin ng makikita si Jesus ng lahat ng mata sa kanya pong second coming? Does it mean na makikita siya dahil sa mga gadgets? Dahil may social media na tayo, may Facebook Live na tayo. Well, tahimik po ang Bible tungkol diyan. Pero alam po ninyo, wala pong imposible sa Diyos, sa Panginoong Jesus. Since siya ay Diyos, makikita siya ng lahat ng mata. Hindi lang po siya, hindi siya limited, no? And during that time, makikita siya ng lahat ng mata. Ako naniniwala po, para po sa akin, makikita siya ng lahat ng mata. As in lahat ng mata. Pwede siya magpakita sa Israel, pwede siya magpakita sa Amerika, sa Pinas, sa China. Pwede siya magpakita sa Germany, kahit saan, makikita siya. Minsanan yan, mabilis ang pagbabayan, no? Kasama po tayong mga believers. So, ayan po ang aking pananaw po diyan. So, ang Panginoong Jesus po ay hindi na magluluwat. Lahat po ng pag-aaral ko tungkol sa nalalapit na rapture ay talaga po nagkakaugnay-ugnay na. Alam po ba ninyo, sa nakikita ko po ngayon sa nangyayari ngayon sa Israel at sa Middle East, dahil nga po dun sa pagkamatay ng presidente ng Iran na si President Raisi, no? Ang akin pong pakikiramay sa pamilya, no? Nalulungkot po ko sa sinapit ng Pangulo. Ako po talaga ay naniniwala yung mga pangyayari ngayon dito sa Middle East ay maglilid na po sa mas terribleng mga giyera and all that. Kaya naniniwala po ko, rapture will happen anytime. Huwag po tayo magbanggit. Ako sinasabi ko, wala akong dates, it will happen anytime soon. The only question is, gaano ka kahanda to see Jesus face to face? Yun ang pinaka-importante. Kasi pag believer ka naman, hindi mo na kailangan maghanda. Ang nakakatakot na pinagtanungan ko niyan, yung mga unbelievers. Kasi maski mga unbelievers, haharap po kay Jesus. Oo, haharap po sila doon sa White Throne Judgment. Ayun ang sinasabi ko. Pag hindi ka prepare, paano ba mag-prepare sa eternity? Ha? Ano ba yung preparation sa eternity? Anyone here? Raise your hands. Mas hindi ko nakikita. John 3:16. Yan ang sagot ko. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him will not perish but will have everlasting life. Kung tinanggap mo na ang Panginoon sa iyong buhay as your very own personal Lord and Savior, at pwede mong ishout, Jesus now is my Lord and Savior, well, ligtas ka na. Yan ang paghahanda sa eternity. Minsan ang handa lang yan. And then the rest, maghihintay ka na lang na kunin ka niya sa rapture. Pero habang hinihintay mo yan, nandito ka, lumalago ka sa mundo, ginagamit ka ni Lord dito to share His gospel, praise. Ganun po, hindi po komplikado ang maging Kristiyano. Masarap ang maging Kristiyano. Okay? Because ang mundo po ngayon ay I think, no, ang daigdig po natin ngayon ay talagang sobra na po ang pinag-iba at ang pinagbago. Masyado po yung humidity. Maniwala po kayo sa akin. Nung nakaraang gabi po, hindi po ako nakatulog. Kasi nasira po yung aircon namin. So, tumatawag po ako ng gagawa ng aircon. So, hindi pa po nagre-responde. Mahirap po. Dati hindi ako natutulog ng aircon, pero sabi ko, nung late, mga ilang araw na, binubuksan na po namin. Dahil sobrang init na po ng panahon. Alam niyo po ba, isa sa magbabago talaga yung klima. Climate change na po tayo. Matagal na po siya natin narinig, climate change, puro sila climate change. Pero ang katotohanan ngayon po talaga yung epekto, no? Nakikita po natin ngayon na kabi-kabila na masyado na pong mainit ang mga panahon. Hindi po, never po nagkaroon sa kasaysayan ng buong sandaigdigan na nagkaroon ng mga malaking concern o malawakang concern tungkol sa heat index. Ngayon lang po malamang tayo taon na ito naging familiar sa pangalan na heat index. Pero noong mga nagdaan taon, little did we know about it, right? Pero right now, masyado siyang pamilya. O yung COVID-19, lumabas lang po siya noong 2020. Pero ngayon may bago raw po, mag-iingat po kayo. Ang balita ko po, yung mga may edad, no? At so sad, wala na raw epekto yung mga bakuna natin. So pwede tayong maging prone. Pero huwag kayong magpapanik dahil ito ay hindi naman po kasing lala ni COVID-19.
ng 2020, okay? So, basta ang ano ko dito, magbantay po tayo. Yan ang ginagawa ng mga Kristiyano. While doing, bantay, tayo po ay mag-share ng good news. Huwag kayong mamimili ng tao na share-sharean. Huwag kayong magsasabi, yung mayaman lang ang share-sharean ko. Don't do that. Share it to the streets. I recommend sa Avenida, marami dyan. Dito sa University Belt, pumunta tayo dyan, pumunta kayo dyan, ano? Pumunta rin kayo dito sa mga lugar ng mga ospital. Doon kami lagi sa ospital, saka sa mga jail. Maraming kaluluwa na ligaw. Kala mo lang mga disenti sila, kala mo lang mga may mga pinag-aralan sila. Alam mo yung mga may pinag-aralan na yan, yan ang mga walang Kristo sa puso po. Yung mga mataas ang mga posisyon. Pero tignan mo mga pinaggagawa nila. Taliwas sa buhay ng Diyos. Ne? So, ang katotohanan po ng Bible ay nakikita lamang sa mga born again Christians. So, tayo po ang representative ni Jesus to reach them into His kingdom and His glory. Tayong mga mananampalataya lang. Wala na pong iba. Nasa Bible po yan, nasa 2 Corinthians yan. 2 Corinthians 5:18. All this is from God. At tayo ang ginagamit niyang, di ba, ambassadors. We are ambassadors of Christ to reconcile the world to Himself. So, yeah. Makikita po ng lahat ng mata si Jesus sa second coming. Pero tayo po, makikita rin tayo ng mga tao. Kasi yung mga naiwan po sa rapture, makikita nila tayo nasa likod tayo ni Jesus. Wow! Ano yan? Dumadagundong. Wow, di ba? Tayo yun. Ganyan tayo kamahal ni Jesus, no? Pagka ni-rapture niya na tayo, tuloy-tuloy niya, wala tayong hiwala. Yan eh. No separate lives ka ni Phil Collins, no? Separate lives. Wala na yan. Walang separate lives sa atin. Na-separate tayo minsan nung pumalpak si mommy at daddy natin, si Adan at si Eva. But na-reconcile tayo sa cross. You know what? Napakalaki po nang nangyari sa cross. Huwag niyong maliitin ang cross ni Jesus. Nangyari doon ang pinakadakilang pag-ibig na maaring masaksihan ng buong sangkatauhan. Binigay ng anak ng Diyos ang kanyang buhay para maligtas ang buong sangkatauhan. Kung hindi ka pa subscriber sa ating channel, malukot kitang inaanyayahan. Tutuso. Pakiclick ang notification bell. Share this video. Share Jesus, His grace, His love, and His care towards mankind. Since we are the ambassadors of Christ, here on earth, obligation natin ipahayag. O huwag natin sabihing obligation, but it's our delight, rather, to share the good news of salvation to all mankind. Thanks, and Jesus, the King of Glory, darating na po siya anytime. Woohoo! Na-rapture na po tayo. Excited na po kayo. Truly, loves us all.